So, nun na sapatos guys, okay lang po, yung tanggalin yung sapatos. I-bend yun lang po, dorsal text natin ito, pag-ganito. Yan, nakaganito. Tsaka natin lalagyan ngayon ng bandage. So, tingnan po ninyo guys ha, paano natin ilalagay yung bandage para po naka-maintain po na naka-dorsiflexion siya. Tingnan ninyo. Guys, pagka may sapatos, imaginary may sapatos to, sa ilalim natin idadaan, guys, sa may pinaka-tip ng mga toes, guys, ano? Tapos, mag-criss-cross na kagad sa likod. Okay? Nakahila siya. Oo. Criss-cross. Naka-dorsal, ano? Naka-dorsiflex, ha? Okay, ngayon, isang cross ito sa likod. Pangalawang cross ay idadaan po natin siya sa harapan. Yan yung pangalawang cross. You guess? Okay. Tingnan po ninyo to. Itong side na ito, oriented ito dito sa isa kanan, ay sa may bandang kanan. Ito naman ay oriented dito sa kaliwa. Tingnan ninyo ha. Ipapasok ko siya sa gitna. Isushoot ko siya. Hahantahin ko ngayon siya palabas. Gets? Yung isa naman, pasok ko sa gitna, sa may kaliwa naman siya. And then, atapin natin ngayon palabas. Tsaka po natin square na dito. Ginagawa po natin to pagka may shoe on ha. Kasi po, mau-hold po ng rubber yan, ang ilalim. Ang ilalim nito, mau-hold po yan. Guys, ano? Para hindi po siya, guys, bumalik. Ay, hindi dumulas pala. Sorry. Yun. O, square na. Then apply ice. Dito. Tingnan niyo pag pinaglakad po ninyo yung victim, guys. Mahirap pong maglakad pag nakaganito, syempre. Naka-dorsiflex lang siya. O, dapat, diba? Pag may sprain yung ankle, guys, may maintaining fiber of ligament. So, yung ligament po, kailangan po natin itikit ulit siya. Guys, pag-iilin po natin siya gamit pong yelo. Alam mo po natin yung yelo po ay nagpo-form ulit ng tissue at saka po vasoconstrictor yung eyes. You know? If there's bleeding, matukansik ulit yung blood vessel damage. No? Yun yun. Lalagay ngayon natin si yelo. Salino po. Kaibigyan, ha? Yan. Patanggalin ko na. Bagoy ko ngayon ng shoe off. Walang sapatos. Hindi ko na square, ha? Okay. Gagawin.